Welcome to Donmar TV News Channel. Kung kayo po ay maging presidente, ano po ang inyong magiging foreign policy sa mga superpowers like China and America? Alam po namin na hindi maganda yung karanasan sa Amerika. So saan mas kikiling ang Marcos administration? Pro-China ba o pro-America? Well, yung sinasabi mong hindi magandang karanasan sa Amerika namin, ay walang kinalaman sa foreign policy yun. Kontra lang sa amin yun, hindi kontra sa Pilipinas yun. So, hindi kasama yan sa magiging pag-iisip, usapan, paano natin i-approach yung ating foreign policy. Ang unang-una, ay tayo kuminsan ay naiwan pa rin tayo doon sa Cold War mentality na tinatawag. Na nung nakaraan, pagkatapos ng World War II, naghahatian ang Soviet Union at saka US, ang hinahati yung buong mundo. Bawat bansa, sinasabi ako, kampi ko ang Soviet Union. Ako, kakampi ko yung US. Sa Pilipinas, US talaga tayo dahil meron tayong special relationship sa US. Ngunit, hindi na ganyan ang mundo ngayon. Geopolitics has changed a great deal. And wala na yung tinatawag na spheres of influence na dating sinasabi na dito sa area ng ito ang dominante dito ay Amerikano. Dito sa area nito ang dominante rito Soviet Union. Wala na ganun yan. Kaya essentially pag pumanig ka na sa Soviet Union o sa US, yun na yung foreign policy mo. Sumusunod ko sa kanila. Pag sinabi, gegerahin natin yung Vietnam, sumama kayo. Hindi, kasama ka ngayon sa foreign policy nila. We have to create our own foreign policy. We have to remember na ang ating pamahalaan, pag tinatanong sa akin, sa kapapanik, sabi ko, I don't work for Washington, D.C. I don't work for Beijing. I work for the Philippines. So isipin natin what is in the national interest. Ano bang maganda para sa Pilipinas? Huwag na natin siguro isipin. Siyempre, the best thing is kaibiganin natin silang lahat. We are in a very precarious and strategic geographic location. Nakagitna talaga tayo dito sa Pacific. At marami nga tayong mga relasyon sa US, sa ating mga Asian neighbors, ngayon sa China, at ibang-iba. Ang mga puwersa na nararamdaman ng Pilipinas tungkol nga sa foreign policy. So, we have to think what is the best for the Philippines. And because we are in such an important strategic, geographically strategic location, ay tayo naman ay pinag-iintirasan tayo ng marami. Kaya kailangan natin, huwag natin makakalimutan na iniisip lang natin ano yung maganda sa Pilipinas. Hindi ganun kasimple yan. Dahil pabago-bago din ang sitwasyon. At yung the line that we have to tread is a very fine line between the two superpowers or all the three now superpowers. Russia is coming back. The three superpowers is a very fine line. And it's not a straight line. Dahil nagbabago nga ang sitwasyon, paiba-iba. And lagi kong pinapaalala sa lahat, ang napakayaman, napakalakas, napakabigat ng China, ganun din ang US, tayo na sa gitna. Kapag bumahing magkasabay, mawawala tayo sa mapa. Kaya mag-ingat tayo. Kaya kailangan maingat na maingat ang galaw natin diyan. Okay, magkano ang minimum na pasahe sa jeepney sa Metro Manila, ma'am? Naku, hindi ko na alam ngayon. Pass. Anong kalye sa Maynila matatagpuan ng Philippine General Hospital? Taft Avenue. Galing. Ilan ang distrito ng Lalawigan ng Camarines Sur? 5. Kung si Emilio Aguinaldo ang unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, sino naman ang unang babaeng pangalawang Pangulo ng ating bansa? Gloria Macapagal Arroyo. September 21, 1972 na nagdeklara ang batas militar, kailan naman binalil si dating Senador Ninoy Aquino sa tarmac? August 21, 1983. Batay sa pinakabagong wage order nilabas sa National Wages and Productivity Commission simula ng December 25, magkano ang minimum wage rate sa Bicol Region para sa mga non-agriculture establishment workers? Naku, hindi na ako. Hirap yan. Okay. Alam ko yung Metro Manila 428. Yung Bicol, hindi na.
Hindi na ako updated. Paliwanag lang ako, hindi ako gumawa nito. Ha? Kung si Pangulo, hindi ako, wala kinalaman dito. Kung si Pangulong Manuel Quezon ay makikita sa 20 peso bill, sino naman ang oh Pangulong naka-imprenta sa 50? Pass. Tumutulong sa inyo, tumutulong sa inyo. Ah, seriously. Sa mga abbreviations ng ating government agency sa DOST, ano yung T? Technology. 1986 na mangyari ang EDSA People Power Revolution, habang 1896 naman ang barilin ang bayaning si Blanc. Jose Rizal. Kung Luzon ang pinakamalaking isla sa bansa, ilang isla ang bumubuo sa Philippine Archipelago? 1,700. Mm-hmm. Seven. Kung Speaker of the House ay pinuno ng House of Representatives, Senate President, namuno sa Senado, ano naman ang pinakamaliit na basic political unit sa ating bansa? Barangay. Kung ang letrang M sa government agency na DBM ay nangangahulugang management, ano naman ang ibig sabihin ng dalawang letrang M sa abbreviation na ARMM? Muslim Mindanao. Ang lalawigan ng Benguet ay tinaguri ang Salad Bowl of the Philippines. Anong prutas naman ang tanyag sa lalawigan ng Guimaras? Mangga. Ano-ano ang tatlong constitutional commission sangayon sa ating saligang batas? COA, CSC, saka COMELEC. Pwede. Ito, mahal na mahal ko itong lugar na ito. Daet ang kabisera ng Camarines Norte, Pili ang Camarines Sur, ang kabisera naman ng Ilocos Uray. Vegan. Tama. Sa ang himpilan, terminal ng LRT1 ako dapat bumaba kung ako'y pupunta ng National Shrine of Our Mother of Perpetual Health. Baklaran. Ang numero ng plaka ng aking sasakyan ay nagtatapos sa 6. Sangayon sa umiral na number coding scheme sa Metro Manila, hindi ako pwedeng bumiyahe mula 7 a.m. hanggang 7 p.m. tuwing araw ng Miyerkules. Mm. Yeah. Ang aking ama ay nagtatrabaho sa Saudi, kung saan ay meron tinatayang wala akong kinalaman dito, Sir Mirko. Oo. Ano po ba ang tawag sa pera o currency ng Saudi Arabia? Rupiya. Tama ba? Priya? Tama. Last time. Sangayon sa 1987. Jeopardy. Ah, time na. Time na. Jeopardy ang peg. Ila yung score. Alright. Timer starts now. Sangayon sa 1987 Constitution, ang Korte Suprema ay binubuo ng Chief Justice at ilang Associate Justice. There are, altogether, there are 13. Hmm. Anong special non-working day ang ginugunita sa bansa tuwing August 21? The killing of Senator Aquino. Kung ang main campus ng University of the Philippines ay matatagpuan sa Quezon City, sa ang lungsod naman nakatayo ang main campus ng Polytechnic University of the Philippines? Is in Manila. Sa bisa ng Republic Act 8224, pinalitan ang pangalan ng kalsadang C5 bilang pag-alala sa pangulo ng bansa na C... I think Osmeña Highway, di ba? Kung si Joseph Estrada ang nagsilbing pangalawang pangulo ni Fidel Ramos, sino naman ang pangalawang pangulo sa termino ni Corazon Aquino? Laurel. Batay sa 1987 Constitution, ano ang wikang pambansa ng Pilipinas? Filipino. Kung San Fernando ang kabisera ng La Union, ano naman ang kabisera ng Pampanga? Ng Pampanga? Alam ko to. O sige, balik. Sa abbreviation, balakat. Sa abbreviation ng mga tanggapan ng pamahalaan, kung ang A sa CAB ay aeronautics, ano naman ang ibig sabihin ng dalawang letra sa CAAP, letrang A sa CAAP? Civil Aeronautics Authority. CAAP.